balitang boxing, ba ang gusto mo malaman at mga boksingerong pinag-uusapan. Naging mainit ang tagpo nitong araw ng kampo ni Josh Taylor at ng kanilang makakasagupa na sina Jose Ramirez doon sa kanilang press conference para sa nalalapit nilang laban na gaganapin ngayong May 22 doon sa Las Vegas. Sa face-off, hindi tumigil sa kakasalita ang taga-United Kingdom na sinasabi umanong hindi maayos ang itsura ng kanyang mga kalaban na tila ba alanganin daw ang kanyang kondisyon. Bagay na isa lamang ang sagot ni Ramirez at itong araw, tignan na lang umano sa laban. Hindi nga din nakaligtas ang manager ni Ramirez dito kay Taylor dahil maski siya, nakatikim din ng banat. Dahil pareho nga pong kampiyon sina Taylor at Ramirez, idinaan nila sa Toscoy ng pagdetermine sa kung sinong masusunod na mauuna sa weigh-in at introduction pagdating ng laban. At ang Toscoy nga pong ito ay mangyayari doon sa stage. At habang papakyat itong si Taylor para samahan ang kanyang makakatunggali, bigla siyang napatigil dahil sa manager ni Ramirez. Wait, start over whenever he gets up there. Finished? Yeah, I was just waiting so you can go up there. Akala ng iba tapos na ang girian ng dalawa. Pero sa pagbaba ni Taylor matapos ang toss coin, muli itong lumapit kay Rick Mirijan. Hindi nga lang ganong malinaw pero may mura na namang binitaw ang taga United Kingdom. Pero parang may pinaghuhugutan nga yata itong si Taylor. Dahil doon po sa Twitter account itong si Mirijan, marami po itong patutsada sa makakalaban ng kanyang boxer. Halimbawa nga dito ay yung sinabi niyang Uber driver at isang kickboxer yung huling nakalaban ni Taylor na ang tinutukoy nga niya ay ang mandatory challenger niyang undefeated 16-0 Thai fighter na si Apinon Kongsong. May tweet nga rin ito tungkol sa di umano'y kanyang premonition o pangitain na tatapusin raw ni Ramirez si Taylor sa 7th round. Samantala sa May 29, mabibigyan na naman ng pagkakataon si The Filipino Flash no Nato Donaire para maging isa uling kampiyon dahil itatapat sa kanya ang kasalukuyang undefeated at may hawak sa WBC World Bantamweight Belt na si Nordin Obali. Malaking hamon nga po ito para sa tubong Talibon Bohol dahil siya po ay 38 anyos na at bagamat maganda rin naman ang kanyang naging performance doon sa huli niyang laban na kontra kay Naoya Inoue kung saan siya natalo sa decision. Pero marami naman sa mga boxing expert ang nagsasabi na malayo na siya doon sa mga taon kung saan halimaw pa siyang may tuturing. Kaya nga sa mga pustahan para sa Obali versus Donaire, maraming betting sites ang nagsasabing underdog umano ang Filipino 4 Division World Champion. Masakit nga pong tanggapin dahil itong si Donaire ang kumbaga dating sumisigunda kay Senator Manny Pacquiao pagdating sa boxing. At pagka natalo pa siya uli dito kay Obali, maaring i-consider na ng kanyang pamilya ang pagre-retiro, lalo na kung ang kanyang pagkatalo ay via knockout. Dahil kung babalikan natin yung kanyang naging karera, marami-rami na rin siyang laban na talagang nalabog din siya. At pagdating ng araw, siya rin naman ang magsasuffer dito. Pero kung magawa naman niyang manalo kay Obali, career revival ito para sa kanya at maaring mapalaban din ulit sa isang unification bout. At ang kalaban, depende kung ano din ang magiging resulta ng Casimero versus Rigondo para sa WBO at WBA regular belt at ng Inoue versus Dasmariñas para naman sa IBF at WBA super title. Prodigy, balitang Pinoy, Pinoy Boxing Prodigy.